bukas na eh, pinag-premise ako doon sa kay Daniel Tornar. Dahil yun nga, magpapabautismo sila. Wala ko na lang ako. Wala na si Tornar ko, nasa Amerika. Tatawagin na ako para doon ako mag-preach. Bakit tuturuan ka na ito ang i-preach mo na Wigger. Bakit ako tuturuan? Kung ano yung privilege mo sa pastor, ang privilege mo ito, bakit ituturo sa akin yan? Ang kanila pa rin ang susunod. Hindi yung buwang list. Ang sinusunod, hindi pag-aaralan sinusunod. Ayaw nila ituturo ang pangalan at kapistahan. Hindi ako pinititahan. Bakit ako pinititahan mo ito? Bakit hindi ko ituturo ang kapistahan ng pangalan? Ikris mga Kristiyano, paliwa sa kanila ko, hindi ko pwede ituturoan yung gano'n. Kaya kung ako'y pupuntahan nyo, eh, yan ang ituturo ko, regarding sa pangalan niya. Dahil kayo, hindi pa kayo hapon, nag-prepress the Lord pa sila. Tapos pagkawin na panalangin nila, tumatawag mo na sila at kaya si Wat Yahweh. Di, kung sa Bisaya, saksak sinagol. Hindi po pwede halu-haluin yan. Kasi, pag hinagaluhalo yan, ano magiging result na doon? Hindi pa rin. Kaya sabi nga doon, Misa Maral, ang pangalang Kristo ay walang kaligtasan. Ang Kristo, walang kaligtasan. Maraming nasasaktan. Di ba? Kasi wala nang liturgy. Kung wala ang panapanahon, malayo pa ang panahon ng pag-aaralan nyo. Kaya wala po sa ganyan. Nakita ko nga mga kapatid, napakahirap pag-aaralan mo ngayon na hindi pa nakakaalam. May nang pwede ganito, di ba ni kung yun yung matatlo na nakakaintindi na lahat, tanggap nila ni Yeshua, tanggap ng pangalan, wala at tanggap ng kapistahan, madali ko naman para sa akin. Pero nandun, nadaming tanong. Pero kahit ganito, ganito nag-worship na, pag minsan ka, itirap ka. Pastor, bakit ganito? Wala ko na kaming kaligtasan ng Kristo? Ano yung sasagot ko gano'n? Kasi dito, parang ang mga tao, di ba may iba ako, ako nag-preference ko. Sabi ko, oo, wala kayong kaligtasan, magbasa mo na kayo ng Biblia. Pero kung patatapusin niyo ako, tatapusin ko to. Kung magtatanong mo kayo ng ganyan, hindi na ako patatapusin. Hindi ako alas ako support ito. Kaya na ako magtatanong mo tayo. Nagbimisaya ako. Niinitirap niya ako eh. Kung may pinapunta niyo para i-dirapin niyo na ako, hindi ako punta rito. Kahit sabi yung babayaran niyo, hindi ako papabayan na dito. Yung tapos sabi ko, sige. Ngayon sabi patatapos. Kasi kapag nakarunin sila ng Yeshua, para bang hibang na hibang sila? Para bang pasong-paso sila pag nakarunin Yeshua? Ano Yeshua at Yahweh? Hindi. Yahweh ang natang magkarapagdagan niya Yeshua. Napapasok sila talaga. Hirap na hirap pakinggan ang pangalan ni Yeshua. Dito lang, oh Lord Jesus. Ano yun? Ganun na lang. Tapos biglang tatanong pa. Ang tatanong mong bahay doon, pag nagtantahan na, bilang mong tatanong, praise the Lord! 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 Hindi akong magamit ng Lord. Kasi maraming Lord dito. Kaya natin. Kaya nakita ko sa kanila, ang mahirap. Kaya mabuti na lang, ang tanong doon, bakit tinatawag pa nila akong tatawagin? Pagdating ng Sabado, Linggo, ng alas 5, tatawagin din ako, iminsahin ko ng gano'n. Ibig sabihin ang pangalan ng Yeshua ay mahanghang at masarap na pakinggan nila pagdating ng Yeshua at Misaya, mga Kristiyano sila. Hinahanap nila ang panahon nito dahil ito ang tunay na kaligtasan ng pangalan ito at ang tunay na pistahan sinusunod din nila ngayon. Unti-unti sa nagpapaduro. Bakit yung pastor yan tinatawagan? Sabi pa ng pastor ng Misaya, bakit ako ang pastor dito? Mabuti mo. Kung yan tatawagin ko yan, nangagubuka pa siya ng aral. Nakaaralan pa natin sila. Kaya, maliban ang ganyan, kung ayaw ko sila, mahirap naman. Mabuti na lang, ang ganyan nangyayari sa atin, na ang pangalan ni Yeshua, hinahanap na ng mga tao ngayon. Hindi kahit ng Kristiyano, humahanap na rin. Ang Katoliko, naghahanap na rin. Kaya ito ang tunay na kaligtasan na talagang dadaling ngayon ng panahon ito. Kasi ngayon, ang panahon, ginakailangan ng mga kapatid. Ang sabi dyan, ha? Ang sabi rito, sabi nga dyan, kapag ito'y nadala natin, sabi niya, kaya ito'y dala ng mga propeta, na tulad ng mga prophet natin na panahon sila, Columbus, Blood and Brothers, Martin, yung mga prophet na yun, asin nagbigay dito, nagbigay sa atin ng mensahe na hindi nila tinapos. Kita mo, hanggang 1963 lang, sa panahon na ito. Kasi ito ang panahon na nabitong pitong church sa pages, sabi ng Revelation 1, verse 11, yung mga kapanahonan ng panahon na yan, nangyayari ito, kung hindi nila natapos ng panahon na, simula sa 53 to 170, kay St. Paul, kay St. Arrhenius, kay St. Martin, kay Columba, kay Martin Luther, kay Wesley, hanggang ngayon sa Laodicean, na 1906.
noong 1963 yan. Kaya kinakailangan ko, tayo ngayon, 2000 na, kapag hindi natin binasa at hindi natin sinunod ang kasulatan ito, tayo kinahirapan, hanggang pista lang tayo. Kasi the 7 chapter of ages, the 7 mystery, and the 7 of, the 7 of candle, sabi na ito sa naya, sa mga propeta, sabi na, the prophet rebuked by the modern woman their base, and the God of faith by their life, the history, proved each one, those are not the human will be the woman is controlled. Sabi niya sa 99, sinang mga propeta na sinaway sila ng mga bagong kababaihan ng panahon na yan kasi ang mga babae nagkaroon na ng kalakasan. Ang kanilang mga panahon sa kapwa nila ay pinagbabayaran. Ito ay kanilang buhay ng kasaysayan ng nagpapatnubay sa bawat isa sa panahon iyon ay napatunayan na ang babae kaya naman hindi pwede mamahala. Pero ngayon, bakit namamahal? Bakit ang mga pastura? Bakit yung nangyayari panahon na? Bakit? Sa panahon na yun, sa isip ko lang, pinakawala ng demonyo. Kaya mag-iingat tayo. Pero ay sa Biblia, darating para. Ngayon na lang, demonyo na utak ng mga tao. Nakikita mo kung paano yung, saan mo makikita yung tatagtarin yung batang mali, pagkatapos susunodin, tapos sasaktin kagasa at papatitatakot. Ano ang isip mo yung ganyan? Kung may takot yan sa ilong, hindi niya nagagawin yun. Kaya yung mga pulis ngayon, nakita mo, pagkumatay na lang, parang bago, isa't sumama ako sa operasyon, nakita talaga ng mga adik, talaga ng anong iba na mga. Pag tinanong, puk, nakakatakot, patay. Tapos gagat yung mamaya, subuan doon na. Ang hirap, dyan, sa Holy Spirit. Hindi Holy Spirit lugar na sa Holy Spirit. Bad Spirit. Kasi maraming demonyo dyan. Alam niyo, di ba sa iyo, tinatawag, Holy Spirit, Ephesians 6 na doon, si Tambahan. Pag nag-operation ng mga bata doon, kung kala mo, pag nag-gunshot ng mga bata, pag tama rin yung tama sa pinigil, tama ko, patay na dyan. Kaya sabi ko, hindi mo na muntak, pati pulis, hindi mo na rin muntak, inuutot saan lang. Pero meron ako isang pulis na talagang kasama. Pagdating na, ng operation na lang, hindi sumasama, dahil ayaw niya pumatay ang mga tao. Bakit? Kristiyano siya, isa siyang born again, isa siyang sabalista. Dito nagkakaintindihan ka rin, pagdating magkain, kaya na masarap ka na siya kumakain. Pero, sabi ko, Kristo ka pa rin. Wala pa rin kinikasan sa Yosef. Kahit Kristo ka pa rin. Kahit alam niya. Sabi, bakit naman yung pastor? Eh kasi Kristo na, dahil wala naman Kristo ko ngayon, pangalan tayo magkitas eh. Yes, ko pa rin. Sa mga pabasa yan, pinasa ka mga basbasan. Sabi, tao rin umasa dyan eh. Mag-search ka. Minsan, pag naiinis ako, di ba marunong ka mag-computing? Mag-search ka sa computer. Ngayon, kung ayaw naman wala, sir, di malaki na sundo mo ngayon, 55,000. Ano ka na, tinginti ka na eh. Di, pumunta ka sa Israel, doon ka na, huwag tayo magtalo. Ganyan na kasi, bre, di ba? Kasi kung takaroon pa doon, tinubos ko pangalan ito. Ito na nga nangyayari, sa mga gabon pang nangyayari pa doon ito. Sabi dyan, mga kapalit, sabi dyan. Look more about it. We have one of president of this thing, nung palang niya. Look what life happened, it's right now. Actually, the president of the Nations is just a theory. Here not long ago, in one of the other nations, she was giving much the price of everything from all, from the people of the president himself. See, I am her husband, and the president of the Nations said, see, she gave the passion of the woman. When it happened just like with Jezebel, and it was Jezebel, did not hear any sermon of Jezebel religion. You know that? You know that about it? She was married to a asawa ng presidente. Kaya pag pinagkaasawa ka ng presidente, asawa ka ng elder, asawa ng pastor, baka malakas na siya kasi siya ang teritoryo. Pero ito, pag asawa naman ng elder, eh siyempre mabait naman talaga. Pag asawa naman, mga politiko, kala mo, brada na ang dating kasi asawa sila. Nangyayari pa naman ngayon ay kahit sila walang kapangyarihan, gumagawa sila ng kapangyarihan na hindi tama.